I love you. In 2020, tinamaan ako ng anxiety. I quit my job and chased my passion. It was a risky situation to leave the work that I love. Pero somehow, I need to move on and grow. Kahit isang malaking sugal, itinaya ko. Kung magkamali man, alam ko na hindi naman ako talo dahil alam ko, may matututunan pa rin ako. I believe in myself and I can do it. Ngayon, ito na ang buhay ko. Traveling the world and living my life the fullest. Tapos, biglang, may problema pala. May bukol daw sa tabi ng utak ko. Kung gagalawin daw, magiging delikado. Kaya minsan dinudugo talaga ako. Pero laban lang, medyo malayo naman sa bituka. For now, i-enjoy ko na muna ang buhay ko habang kaya ko pa. We only live once, kaya ito todo ko na. So ano, ready ka na ba? Tara! Let's go! So andito tayo ngayon sa loob ng bus. And ito yung itsura ng bus nila dito, be. So meron silang dalawang uri ng bus ride. Merong gold, meron ding first class. Ito is gold ata, gold. Oo, second class. Pero hindi ko alam ha, kasi ang pagkakaalam ko, yung isa, meron ang sariling TV. Pero ito sarili mo rin TV mo eh. Well, ayan, nakakatawa. Eh di nadadala ko dito ng aking katabi. At least ginalaw na ng Thailand ang baso. Tingnan natin ano mangyayari. Shot na yan. Char. Abangan at susunod na kabanata. See you later if you're ready. Yes. So, eto na, binagsimulan na yung ating biyahe. Ito ba yung overnight bus trip papuntang Chiang Mai. So, yung biyahe nito sa pagkakalam ko ay nasa 8 to 9 hours. So, pinili namin yung last trip para pagdating namin doon is hindi naman sobrang aga. And dito ba sa bus nila, be, tulad sa mga ibang bus na nasakyan ko ba sa ibang bansa, meron diba ang TV sila, may mga pelikula, may music, may games, maraming mood of entertainment para hindi ka naman mabore sa mahabang biyahe mo. And syempre, mahabang biyahe to. Pag may road trip, pasarap na merong food trip. So meron sila dito mga pagkain, meron silang chips, meron silang apple juice, tsaka milk, tapos tubig. Tapos mamaya, meron din naman mga, I think, stopover. Not sure kung meron pa ba sa gitong oras na pwede nating matikman yung ibang pagkain kung meron man. O kahit biscuit man lang, no? If ever. Grabe ang lakas, Bima, ka aeroplano. Meron pa ditong tracking ng GPS para matrack namin kung malayo pa ba kami or malapit na kami. Galing! Sa biyahe namin and ilang oras na lang darating na kami ngayon sa Chiang Mai. So dito pa lang, be, sobrang fog na. Gininaw kami sa biyahe and excited na kami. So pagdating namin doon, dahil ang tagal na namin nakaupo at hindi man lang kami nag-stop over para umihi, iiin na kami. Nakasakay na kami ngayon, be, dito sa Red Bus.
And papunta na kami ngayon sa STN namin dito, be, sa Chiang Mai. Nakakaloka lang, be, kasi language barrier. And gusto ko talaga ma-experience din naman yung language barrier. Although, pwede kayo mag-grab, kaso medyo matagal. Sabi ko na lang, itry na lang itong local para matry nila yung very local experience. Natuwa naman ako dahil nakita nila yung paano akong makipag-usap pag merong challenge sa pagbabiyahe. So finally, dumating na rin kami dito sa tutuluyan namin, be, sa Chiang Mai. Ito yung aming kwarto dito, si Mama and si Tita Annie. So ito yung bed nila, ay yung bed ko. Tapos, actually inisinyan namin yung baba is spa. Tapos, itong room namin, actually ang aga ng check-in namin, nag-check-in kami, wala pang alas 9, alas 8 pasado pa lang. Tapos supposedly yung check-in alas 2. So, sobrang saya lang. Maximize talaga namin yung araw namin today. In terms naman, be, okay naman yung room niya para sa akin. Dahil, una, asa center kami ng town. Pangalawa, amin lang yung room, ganyan. Tapos, yung mga masaksakan na malalapit sa kama. Kasi yung last time na inistiyan namin, walang malapit sa amin. Walang malapit sa akin, be. Ang Chiang Mai ay kilala bilang Northern Capital of Thailand. Dito matatagpuan ang napakarami at nagagandahang mga temples na hitik na hitik sa kasaysayan at kultura. Best time, be, na pumunta dito ay mula October hanggang February para masaksihan mo yung Lantern Festival ng November. At syempre, yung Flower Festival naman pagdating ng February, parang panagbanga kumbaga sa atin ng Baguio City, ganun. Meron sila ditong 50 elephant sanctuaries na mayroong higit 2,700 na domesticated elephants at halos 3,000 naman ang mga wild elephants ang makikita pa dito sa Thailand. Para naman sa aming day 2, maaga kami bumangon para sa Elephant Sanctuary Tour. So kasama ibang turista, sumakay na kami sa likod ng sasakyan at bumiyahin na kami papunta sa tinutuluyan ng mga elepante dito sa Chiang Mai. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman buong biyahe namin nakasakay kami dyan sa likod ng sasakyan na yan. So mula doon sa city, sumakay kami sa isang van for 1.5 hours ng biyahe hanggang sa pagdating sa tuktok ng bundok, sumakay na kami dyan pababa. So ito na po yung ating susunod na sasakyan, grabe. After natin sumakay dito, dito na po tayo ngayon. Magandang umaga, be. Andito na kami ngayon, be, sa Elephant Sanctuary dito sa Chiang Mai. And today, ang ating adventure ay mag-alaga ng baby elephant, magpakain sa baby elephant. Hi! Buti pa itong mga baby elephant na ito, pinapakain ng mga gwapo na foreigner. Ayun yung baby elephant. Wow!
up a little bit. This is time of nursery time. The mother has to stay with the baby all the time. Parang ano nang linta. Yan ano. Dami naman yung kinakain. Kumakain siya ng 200 kilograms ma. 10% ng ano niya, bigat niya. Oh, papakainin natin, B. Ay! By group pala yung pagkain niya. Ay, ako din. Ay, pwede pala doon. Kung ako'y elepante ko, pakainin ko rin siya. Sorry. Pasok ka. Lapit ka. Ayan. Galit, oh my God. Nasaktan si Mumu siya. Isa pa, ma. Ay, ma-picture mo rin ako, ma. Ayaw nga, tinan mo yung tenga niya, oh. Aga? Swan. Ito. Oh, ito, you need more. Please eat. This is sweet. Ayan. This is banana trunk. I love you. Very good meal, right? Ayan. Gusto mo magpanggap na ako din yung elepante, gagano din ko. Papa, it's for you. Huh? Yeah! Hi. Ito be, tubo. Ibibigay natin sa kanya. Ito tubo. Yes. Sabi ng guide, umiinom siya ng 100 liters water a day. And after 3 mainit hours... Mainit or malamig? Normal water. Mineral or ano daw? Ano lang, yung natural. Criminal. Lang. Oo, yung mineral, hindi rin pwede. And then criminal. After, mas lalong hindi rin pwede kasi pingas-pingas na yung tengan niya, kawawa naman. Ilan taon na nga to? 50. Na. Hindi, mas matanda pa ako. Ano ka ba? Grabe naman siya. At saka hindi lang yun, after 3 hours niyang uminom, magpupup siya. Lahat ng sinusubo natin, ilalabas din niya. Magyahin mo yung diet niya, ma, para makatayin kayo. Oo nga, nahingit ako sa kanya. Siya, after 3 hours, ako 3 weeks. What? Oo, grabe. Ano yung tanong mo, ma? Yung ipinakain sa kanya, inipon niya doon sa dulo na, tapos, pag marami na siyang naipon, saka kakainin, wala naman siyang ngipin. Pahiram mo po sa isa mo kaya, ma. Dali, pahiram mo. Wala siyang ngipin. Wala. Pahiram, ma, maawa ka naman sa elepante. Paano kung mabilaukan yan? Eh, di cargo, di konsensya mo pa. Yes. So medyo sensitive daw siya pag hinahawakan yung ivory niya. Huwag daw hahawakan pag kumakain siya. Dalawang part na bawal hawakan ng ivory at ng kanyang buntot. Ay, Diyos ko. At saka paa. Tatlo na, hindi na dalawa. Pero wala na pa luwer, ha? Ay, kumumbe, ha?
So sila dito, Bep, pag pinapakain mo sila, dapat yung mga mauhulog, hayaan mong pulutin nila. Malalaki na sila, Bep. Kasi pag pinulot mo pa, isipin nila, gusto mo lang nakawin mula sa kanila. So ano napatunayan mo, ma? Kasi tinanong ko sila kung may ngipin. Dahil wala akong nakikita. Ang dami-dami nilang kinakain. Wala naman akong nakikita ang ngipin. Ma, sorry. Interrupt po kayo. Sinong tinanong mo? Elepante? Sabi niya, may andyan pa po sniso mo. Yung mukhang elepante lang. Sabi niya, mayroon ngipin. Kaya lang buo ang mga ngipin nila dito. Isa dito, isa dito. Kaya apat lang ang ngipin. Kung isa-isa. Sabi mo, isa dito, dalawa lang. Isa dito, dalawa. Isa dito, isa dito sa baba, isa okay, dito, okay. Kaya apat. Tapos, pero hindi, ko, hindi elepante tinanong mo. Yung mukhang elepante lang yung tinanong ko. Tapos yung paraan niya ng pagkain to, parang mga unggoy. Meron silang storage dito, dito. Kung mapapansin nyo, meron kami ditong uniform or parang costume. Yung suot namin, hindi yan pang aesthetic lang or pang OOTD. Kasama yan sa tour namin at yan yung mga uniform na sinusuot ng mga nag-aalaga sa elepante. Para kahit mga bagong tao kami dito sa kanilang sanctuary, hindi manibago yung mga elepante sa amin. Eh, kaysa na sa barang COVID eh. Mapakainin ako. Hindi, diretso lang. Atras pa, atras. Ma, atras. Atras. Atras pa, atras pa. Yan, 1, 2, 3, ha. 1, 2, 3, ha. Okay na. So ngayon, be, oras naman na para mag-exercise yung mga elepante. Maglalakad-lakad naman daw kami. Grabe, ito pala ang buhay ng ano, nag-aalaga sa elepante. Etong maliit daw, be, medyo pasaway siya. So, kailangan mag-ingat kasi medyo makulit daw siya. Ayun, sa likod niya, mapapansin nyo, meron siya mga dumi-dumi sa likod. Yung dumi niya sa likod, ayun yung way nila para hindi siya lapitan ng mga insekto or way din nila panlaban sa init. Tara, gano'n. Mag, huwag ka na magpayong. Maglagay ka ng putik sa likod, okay na yun. Yeah. We're walking. So ayan guys, ayan yung massage nila sa kanilang puwet. Dahil medyo makatit, di sila naghuhugas ng puwet. Ito yung tae nila, be. Tingnan nyo, sobrang flaky ng ano niya, hibla. So maganda raw yung pampasindi ng apoy. Woo! Wow, amazing. Yay. Look, sobrang laki niya, be. Grabe oh. Although nakakatakot lang pag nakikita ko yung task nila. Kaya na guys, oh, tignan nyo paano siya magkamot ng kanyang katawan. Pak! Isipin nyo na lang gano'ng katibay itong mga puno na to, di ba? Sabi ko na nga ba parang tao sila eh, pag nagaganyan talaga, nangangati na yan. Sana all! So now, ang gagawin naman namin, bababa na kami ng bundok para paliguan naman daw sila. Oh, kasi mainit na. Meron ka ba dyan darajang sabon daw? Meron, meron. Papili sila sa sabon. Yung hilod gusto nila. Ah. Hilod. May shower cup ka daw ba dyan dito kasi ayaw niya mabasa yung buhok niya? Hilod lang pala eh. Hilod lang pala eh. Okay. Ay, lamig. Lamig. This lady is 4 years old, but she is in trouble. Yeah. Ang balat nila, oh. Ah, come here.
I love you, I love you. Happy! Mai ko naman ma. Papita. Oh my god, mama. Ano ka? Hold this, hold this. Mama, go na. Medyo malalim lang ha, pero go na. Ilaban mo ma. Maligo mo na, lapit ka na ma. Malapit mo na ma. Malapit na ma. You hold me. Malapit ka na ma. Yes. Malapit. Go lang diyan. So, kamusta naman yung ating naging experience? O, Maika muna. Nakuha ang experience na nangyari dito sa akin, sa totoo lang. Bakit ang lamig ng tubig, tanghalin tapat na? Sa bundok tayo, mother. Ah, kaya pala. Pero hindi ka mapapagod. Kahit mataas ang inakyat mo, hindi ka mapapagod. Hindi mo mararamdaman yung pagod. Nakakatuwa, masaya talaga. Kasi yung mga elepante, maamo eh. Yung na-enjoy ko sa lahat, yung pagpaligo sa elepante. Yung nagpa-picture ako na naandoon yung takot ko na baka sakmalin ako kahit nguso pa lang nila eh. Pag pinulupotan ka, tinila ka. Diba? Mapupunta ka na sa bibig nila. Ang dami-dami nilang pagkain. Ay, nagtanong ako nga kanina kasi parang curious lang ako na wala silang ngipin. Bakit ang dami nilang kinakain? Hindi naman nilang nginunguya. Maya-maya, pag pumupo sila, pag kinain nila after 3 hours, pupupo na kaagad sila. Mga pinakamaganda experience ko dito, naligo ako na wala pala akong dalang underwear. Ako din. Wala. yung tipong sisisid ka na. Eh, sandali lang, sandali. Wala pala akong dalang panty. Nakalimutan ko kasi. Sorry naman talaga, promise. Pero ang saya, promise. Ang saya-saya. Dali! Dali! Andyan daw yung elepante! Wait! Opo! No attack, but just want to play. He wants to play. They are very hard, yeah. He's a baby, you know? Mama, mali ka. Dapat ang hawak mo nasa taas. Ayan, oh. Hindi. Ayan, mama. Ayan, oh. Tignan mo. Tignan mo. Dito, ito, mama. Oh, ayan. Oh. Ganyan ka. Ayan, oh. Two.
Tapos ito, toto. Yan. Ganyan. Ito. Okay. Sa buong messy buko. Grabe. Alam nyo guys, ang nangyari pa, medyo nakalayo-layo na kami. Tapos naiwan ko yung tripod ng camera ko. Yung pala yung nahulog, akala ko kanina nahulog. Dahon lang. Wow. Nahulog sa ilog. Nahulog sa ilog. Buti na lang, metal yun. Lumubog lang sa tubig, hindi inanod. Diyos ko po. So ngayon, Bea, dito na kami sa may water rafting kineme. So hindi ko alam anong gagawin namin. Feeling ko nasakay kami dito ng bangka. Wala kaming suoto, nakapaalang kami. Ah, 3 person, yeah? You are first customer, 3, yeah? Ah, 3. 3. Ah? Una na tayo, ma. Moment. Okay. Kayo lang ka na? Sorry, move. Ah, moment. So ready na po kami. Wala. Wow. Ready na po kami. Ayun lang, oh, ganyan lang. Ready na po kami ununod. Wow. Sorry, comment. Yeah. We need to standard. Sit down. Sit. Kubam. Kiranja. No crocodile, only kiranja. Chup. Kiranja. Ready ka na, ma? No. Ready na lang, kasama ko kayo eh. Sasakay dyan kung ako lang mag-isa. Diyos ko, ang takot mo. Alam mo naman na pagdating sa tubig. Okay. Ha? You are here, yeah? Here? You are here. Mama, over here. Sita, hawak mo. Mama, sit here. 1, 2, 3. You are in the back, yeah? You are in the back. Ha? Ah, memory pull na ako. Diyan ka, tita. Sa likod ka daw. Okay, sit down. Yeah, I want to sit down. Okay, go sit down. Hi. Hi, tita. Natakot. Hello. Dito na kami. Lulunod na po kami. Doon lang daw sa malalim. Bababaw pa daw dito. Hello po. Hello. Hi. Lulunod na kami. Kapi, how many minutes? Yun lang. Tayo, naiintindihan. Kausapin mo ako. Grabe, masaya nga yung experience natin. Dapat doon sa ating kanina. Hi! Sabi ka! Happy birthday! Ah! Ay, ako yung kita rin. Ha? Masaya na siyempre. Yung flag kumain, hindi masyado dito. Ako umuko sa ano, oh. Ah, okay. Ah, ako hindi. Oo. Oh. Oh!